Hala nananawagan ng ilang labor groups sa pamahalaan na bigyan din ng inflationary assistance ang iba pang manggagawa sa bansa. Kasunod ito ng tig 50,000 pisong ayuda na ibibigay sa mga kawaninang Senado para makaagapay sa epekto ng inflation o yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Sinabi ni Courage President Santiago Dasmariñas Jr. na dapat bigyan ng kaparehong allowance ang iba pang empleyado ng pamahalaan at pribadong sektor na apektado rin naman ng inflation. Sana all. Para pare-pareho po lahat. Not only that, sabi nga po natin, wag lang po doon sa inflation allowance, kinakailangan na po if taas na rin po ang napakamababang sahod na living wage. Kaya panawagan namin 33,000 at mayroon naman po mga panukalang batas pa for this purpose. Humiling din ng kaparehong ayuda ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP kasabay ng panawagang dagdag sahod sa mga manggagawa. Sana all, ano? Para may one time, big time, tulad nung panahon ng COVID, dahil krisis ito eh. Alam mo, yung 7.6 na growth na pinagmamayabang ng ating mga economic managers ay hindi po nararamdaman. Ano? Dahil for growth to be felt, it has to be inclusive. Hindi po nag-trickle down ng maayos. Hindi naman pwede naman na kung tumataas ang presyo ay kami nagfa-file ng wage petition. Si TUCP Vice President Louie Corral.